Isang magandang araw na naman mga bata, narito na naman si Ginoong Renz para magbahagi ng bagong kaalaman sa asignaturang Aralin Panlipunan. Handa na ba kayo? Mahusay tayo at mag-umpisa na. Ang ating layunin ngayong araw ay ang makabuo ng interpretasyon ng kapaligiran sa NCR gamit ang mapa at maipaliwanag ang mga wastong pangangasiwa ng mga pangunahing likas na yaman sa NCR. Words of the day, ngayong araw, alamin natin ang likas na yaman. Ang likas na yaman ay mga natural na bagay na nakukuha natin sa kalikasan. Ang English nito ay natural resources at ang Arabic naman ay al-mawarid, al-tabiyaya. Ang ating talasalitaan ngayong araw ay klima, ay ang kabuuang kalagayan ng panahon na tumatagal sa isang bansa. Ang pangalawa naman ay likas na yaman, ay mga natural na bagay na nakukuha natin sa kalikasan. Pagmasdan naman natin ang larawang ito. Sa larawang ito, makikita ang iba't ibang atraksyon at produkto na matatagpuan sa NCR. Isa na rito ang Quiaco Church, Divisoria Market, kung saan napakamura ng mga bilihin. Makikita rin dito ang Balot Capital of the Philippines na Pateros, ang Makati na tinatawag na The Central Business District, Rizal Monument na napakahalaga sa ating kasaysayan, at ang Quezon City kung saan lahat ng TV networks ay nandito, Mall of Asia na pinakamalaking mall sa Pilipinas, at mga iba-iba pang bagay na matatagpuan sa NCR. Dahil dito sa larawang ito, masasabi natin na ang NCR ay lungsod anak na bibilang sa urban. Ang NCR ay ang sentro ng pamahalaan, edukasyon at industriya ng Pilipinas, kung saan makikita ang maraming gusali, pamilihan, mga negosyo, mga shopping malls at pabrika. Narito ang halimbawa ng mga lugar na matatagpuan sa NCR. Karamihan ng tao rito ay mas pinipili ang pagbabangko, pamamahala sa maliit na negosyo at marami pang iba. Mga lugar na makikita sa NCR. Isa na rito ang Luneta Park na matatagpuan sa Manila. Sunod ang Quiapo Church, sa lungsod rin ito ng Manila matatagpuan. At ang Mall of Asia. Sa Pasay naman, matatagpuan ang Naiya Airport. Sumunod, ang Central Business District ng Makati, na kung saan matatagpuan ang mga matataas na gusali. At ang TV network sa Quezon City. Narito ang ilan sa mga TV networks na mapapanood sa TV sa Pilipinas. Ang klima naman sa NCR ay tropiko ng tag-init at tag-ulan dahil tandaan natin, bahagi pa rin ito ng Pilipinas. Ang tag-init ay mula Enero hanggang Mayo at ang tag-ulan naman ay mula Hunyo hanggang Disyembre. Alamin naman natin ang mga likas yaman na matatagpuan sa NCR. Pero bago natin alamin, ano nga ba ang mga likas na yaman ang makikita sa katubigan? Magbigay nga ng isa? Mahusay. So tama ang mga nasabi nyo.
Isa na rito ang mga coral or corales, starfish, at mga isda. Meron din tayo makikitang mga perlas at iba-iba pang bagay na matatagpuan sa katubigan. Ito ang mga yamang tubig. Sunod naman, ano kaya ang makikita sa kalupaan? Ito ang halimbawa ng mga yon: palay, buko, tubo, durian, mais, saging, pinya. So, madalas na makita sa ating kalupaan na likas na yaman ay mga halaman, puno, at kung ano-ano pa. Yan ang ating mga yamang lupa. Alamin na natin ang mga yaman o likas na yamang matatagpuan sa NCR. Umpisahan natin sa Look ng Maynila. Matatagpuan dito o madalas na produkto nila ang bangus, tinapa, asin, bagoong, at patis. Sa lawa ng Laguna naman, ang mga produkto o likas na yaman na matatagpuan dito ay bangus ulit, dalag, hito, at tahong. Sa Pateros naman, ang Dabalot capital of the Philippines, siyempre ang balot, at ang penoy. Sa Ilog Pasig naman ay ang water lily. Marami o mabilis tumubo ang water lily at maraming nagagawa dito tulad ng bag at basket. Sa Quezon City naman matatagpuan ang Wildlife Care Center kung saan sila ang rumirescue sa mga hayop na kailangan ng tulong. Ngayon na alam na natin ang mga likas na yaman, paano natin mapapangalagaan ang mga likas yaman na ito? Alamin natin. Una, pangangalaga sa yamang tubig. Huwag na huwag o hindi pagtapon ng basura sa mga katubigan. Dahil pag nagtapon tayo, ganito ang mangyayari. Katulad ng nangyari sa Ilog Pasig, nagkalat ang mga basura. Hindi magandang tignan at hindi pangangalaga sa kalikasan. Pangalawa, hindi paggamit ng dinamita o anumang explosives sa panghingista. Dahil pag nasira ito, wala nang kagandahan ang ating mga karagatan. At huli, iwasan ang sobrang paghuli ng isda. Mas lalo na ang mga maliliit pa para dumami pa at marami pa tayong mahuli sa susunod na pagkakataon. Tignan naman natin kung paano pangalagaan ang mga yamang lupa. Pagtatanim ng puno at halaman sa paligid. Tandaan natin, ang puno ang nagbibigay ng sariwang hangin sa atin. Sumunod, syempre, ang pagtigil sa pagputol ng mga puno. Dahil pag nagputol tayo ng puno, wala nang hihigop sa ulan na bubuhos sa ating kalangitan. At magdudulot ito ng erosion o landslide. Pangatlo ay ang paglagay ng bakod sa mga gilid ng kabundukan para makatulong sa pagpigil ng pagguho. At huli, panatilihing malinis ang kapaligiran. So maraming bagay pa na alam kong kayong mga mag-aaral ay kayang makatulong sa pag-aalaga sa ating mga likas na yaman. Tandaan, kalikasan, ating tahanan,
dapat ingatan. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Paalam!